Ang kauna-unahang missile-guided corvette ng bansang Pilipinas ay sa wakas ay inilipat na mula sa lupa patungo sa tubig sa isang seremonya sa South Korea. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang bagong corvette na may hull number FF06, ang magiging pangalawang sasakyang dagat na ipinangalan sa ikalabing siyam na siglong rebolusyonaryong general na nakipaglaban noong rebolusyon ng Pilipinas laban sa Espanya hanggang sa digmaang Pilipino-Amerikano. Ang unang barko na pinangalan ng Miguel Malvar ay mayroong hull number na PS-19. Ito ay isang World War II vintage patrol craft na nakuha ng Philippine Navy noong 1976. Pagkatapos ng 10 taon ng serbisyo sa Republic of Vietnam Navy at 20 taon ng serbisyo sa US Navy, na-decommission ang PS-19 noong 2021. Sinabi ni Department of National Defense spokesperson Arsenio Andolong, nitong Biyernes na inilunsad ang BRP Miguel Malvar sa isang seremonya noong Martes, June 18, 2024, na ginanap sa Ulsan City. Ang bagong 3,100-toneladang corvette na may anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft capabilities ay bahagi ng 28 billion pesos deal na pinirmahan ng bansa sa Hyundai noong 2021. Ang BRP Miguel Malvar ay ihahatid sa Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2025. Sinabi ni Andolong na itinampok ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang napatunayang kalidad at talagang maaasahan ng mga produkto ng South Korea sa panahon ng kanyang talumpati sa programa. At ang mga future acquisition ay susunod sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept na naglalayong paunlarin ang kakayahan ng bansa na protektahan at isecure ang buong teritoryo at ang exclusive economic zone. Itinayo din ng Hyundai ang pinakamodernong barko ng Navy sa fleet nito, katulad ng frigates na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Ayon sa Hyundai, ang disenyo ng Malvar ay hinango mula sa HHI's HDC 3100 Convert, ngunit binago upang umangkop sa mga kinakailangan ng Philippine Navy. Ang corvette ay may kabuuang haba na 118.4 meters, lapad na 14.9 meters, bilis ng cruising na 15 knots, hanay ng 4,500 nautical miles at pinakamataas na bilis ng halos 25 knots. Ang HHI ay hindi nagbigay ng karagdagang mga detalye sa mga sistema ng labanan ng corvette, maliban sa pagsasabing ang mga barkong pandigma ay nilagyan ng mga advanced na sistema ng armas tulad ng mga anti-ship missiles, vertical launch system at state-of-the-art radar. Sinabi ng Hyundai na ang orihinal na konsepto ng HDC 3100 ay maaring nilagyan ng 16 na vertical launch system cells sa forward section, isang 76mm naval gun sa pangunahing posisyon, isang close-in weapon system turret sa aft section, at hanggang 8 anti-ship missile launcher sa gitna ng mga barko. Ang Miguel Malvar ay isa sa ilalim sa sea trials at outfitting, bago ihatid sa Philippine Navy sa 2025. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita, biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.